Hello fellow growers, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Sa videong ito, magpapatubo tayo ng buto ng pipino. Okay? At buto ng munggo. So itong munggong ito, nabibili lang ito sa palengke. So yung nabibili natin munggo sa palengke, pwede natin patubuin yan at itanim. Itong pipino naman, nabili ko itong buto na ito sa supermarket. Kasi sa mga supermarket po, sa bandang vegetable section, mayroong mga standy dyan na kung saan ay may mga buto ng halaman, iba't ibang klaseng halaman ano, na ibinebenta. So kung maghahanap kayo ng halimbawa, wala kayong mahingian ng buto ng pipino, sa supermarket po, mayroong mabibili nito. At ito, imported pa yata ito eh. No, Chinese ang nakalagay, oh. Okay. So, sa pagpapatubo ng pipino, ng buto ng pipino at ng munggo, ay gagamitin natin ang Cocopeat. So, sa nakaraang video po, diniscuss natin yung Cocopeat at dito naman sa video ito, gagamitin natin siyang medium para patubuin, pasibulin ang buto ng pipino at ng munggo. At gaya ng madalas niyo mapanood sa aking mga video, ang ginagamit ko lang na lagayan ng mga butong i-germinate ay plastic cups. So, nire-recycle ko lang sila. So, sa inyo naman, kung mag-recycle kayo ng plastic cups, halimbawa, galing ito sa ibang halaman, ano, mas maganda na ibilad muna siya sa araw, ng ilang araw lang. Ano po, ibilad siya bago gamitin ulit. So, dito naman, gagamitin ko siya ngayon, lalagyan ko siya ng Cocopeat. Na ibilad na siya ng ilang araw din. Okay, so lagyan natin ng Cocopeat. Ayan. Paborito kong gamitin ang baso kasi pwede magtagal ang halaman, ang seedling ng medyo matagal. Kumpara doon sa mga nabibili na maliliit, na hindi makapagtagal masyado ang halaman. So dito kahit dalawang buwan ang halaman, depende po sa laki ng halaman, ha? Pwede magtagal sa baso. At pwede ka rin gumamit ng malaking baso. Ito actually, 6 ounce cup lang yata ito eh. Itong gamit ko dito ngayon. Okay. So, isang kamay lang ang ginagamit natin at hawak-hawak ang camera. Ayan. Pagkalagay natin ang ano, apatin natin, gawin natin tigalawa sila. Ayan. Okay. Meron na tayong Cocopeat sa baso. Next step ay basain lang natin mabuti ang ating Cocopeat. So, gamit ang lagadera. Basain lang natin siya mabuti. At hintayin natin lumabas ang tubig sa ilalim. Napakabilis mag-absorb ng tubig ng Cocopeat, ano? Ang kagandahan sa kanya, pag nakapag-absorb na siya ng tubig, yung lahat ng sosobra ay lumalabas lang na lumalabas sa ilalim yan. So, hindi siya magtatrap talaga ng tubig. I-absorb lang niya yung kailangan niyang tubig. Kaya napakaganda niya bilang ano, medium pag magpapag-germinate ka. So, ayan, lumabas lang agad ang tubig sa ilalim. Basa na po, although hindi pa nabasa yung buong paligid kasi diretso siya agad sa ilalim pag binuhusan. Basahin pa natin. Ayan. At pwede rin siyang basahin sa paglalagay ng tubig dito sa basin. Okay? So, lagay na natin yung mga buto. Dito po, hindi ko na binababad ang buto sa tubig. Diretso tanim na siya kagad kasi basa naman yung kanyang medium. So, eto ang munggo. Dito ang pipino. Ayaw pa niya sumama. Yan. Yan. Ito po ay sample lang kung paano pwede niyong gawin ang magtanim gamit ang Cocopeat. Magpa-germinate gamit ang Cocopeat. So, ilubog lang siya ng mga 1 dali sa kamay. So, mga 1 pulgada lang po.
Ito namang halamang pipino at munggo ay medyo malalaking halaman to. So pwede siyang ibaon ng malalim-lalim ng konti. Ayan. At tapos basain ulit. Ayan. Tandaan po na yung buto kailangan ng tubig para matrigger ang germination. At pagkatapos ng ilang araw, maghihintay ka lang ng ilang araw para sumibol ang iyong pipino at munggo. Habang hindi pa sumisibol, pwede mong ilagay ito doon sa lugar na hindi pa direktang naarawan. Pero the moment na sumibol na ang buto, dapat po ito i-expose na natin sa araw, lalong-lalo na sa morning sun. So pagkatapos ng ilang araw, ang magiging resulta ay ganito na. Okay, so ito po ay pipino at munggo. Ito po ang munggo. At itong lima naman ay puro pipino gamit ang Cocopeat. Ayan. Okay, so pagsibol na pagsibol ng buto, nakakita na kayo may dahon na siya, kailangan to ilabas na siya sa arawan, lalong-lalo na po yung morning sun, para din maging matibay agad ang inyong halaman at para hindi siya tumangkad. Pagka po ito naging matangkad ay hindi maganda ang magiging tubo ng halaman. Para bigyan kayo ng example, ipapakita ko bilang halimbawa ay itong okra. Okay, ito pong okra ito ay sabay na germinates, parehong araw. Kaya lang ito po nauna mag-germinate at hindi agad na-expose sa araw. So tumangkad siya. Ito naman ay huli nag-germinate nung kasi lumabas ito at saka ako siya binilad. Ayun, so ito po magkakaedad lahat yan. Pero itong dalawa matangkad. So mas maganda na yung ating seedling ay hindi matangkad. Kaya pagsibol na pagsibol ng buto, nakita nyo na yung kanyang puno, halimbawa, dapat po i-introduce na agad sa morning sun. At patibay na patibay yan, bandang huli, maghapon na po nakabilad. Okay, so ganyan lamang po kung paano magpa-germinate ng buto ng pipino at ng munggo gamit ang Cocopeat. Actually po yung Cocopeat sa lahat halos ng halaman magagamit natin para mag-germinate ng mga buto. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood and see you in my next videos. Bye-bye. Don't forget to subscribe.